Diyan na pala kayo. Dito nga pala tayo sa ano, Jose Salvador Elementary School. Alam nyo ba, sa eskwela ito, dito nang galing si Lolit Solis, si Arlen Pineda, tsaka si Joey De Leon, o saan ka pa? Teka, ang ginagawa nga pala natin dito is may kakausapin tayong friend with disability. Kaya ngayon, tara, simulan na natin. Hanapin na natin siya. Ma'am, magandang hapon po. Ako po si Jesser Abolensia. Estudyante po ako ng Emilio Aguinaldo College sa course ng BS Physical Therapy po. Ma'am, pwede ko po kayo mag-interview? Oo, okay, sige. Ma'am, pwede ko po malang ang pangalan mo? Mona Lisa and Aspini. Ninyalga Aspini. Ma'am, saan po kayo nakatira? 1002A Multibus, Busan Pano. Ma'am, ano po pangalan ng mama doon? Osolito Ninyalga, 70 years old. Antonia Ninyalga, 68 years old. Ma'am, meron po ba kayo asawa? Isa lang. Ano po pangalan niya asawa? Reynaldo Aspine, tapos meron akong dalawang anak. Dalawang anak po? Lalaki, panganay ko ay 9 years old, tsaka yung babae ko, 7 years old. Ma'am, ano, punta na po tayo sa ano. Ma'am, ano po yung sabi ng doktor ko sa kalagayan mo? Kasi normal ako nung binanganak eh. Apo? So, nagkaroon ako ng sakit after, siguro mas 5 years old. 5 years old. Ano po yung sabi ng doktor? Ano klaseng... Hindi, sabi ng nanay ko, hindi sabi ng doktor, sabi ng nanay ko, ang sinimulan daw mataas ng lagnat. Apo. Pagkatapos ng mataas ng lagnat, nagkakasay ko ng bukol dito. Tapos mataas ng lagnat, sabi, may pina-injection naman ako ng tatay ko, lumubog yung bukol sa dibdib ko. Tapos naging cause ng ano, naging umalat sa katawang ko yung virus, yung pala kumalat na yung polio. Polio meningitis. Pero ang tinamaan pa ako, kasi dalawang klase ng polio, may polio dito sa kamay, may polio sa paa. At tumama sa akin, yung left foot ko, tinamaan yung left foot ko. Ma'am, bali po, ano-ano po yung mga nagagawa niyo? Lahat. Gawa yung bahay? Lahat, lahat po? Kahit sa bahay? Lahat. Dito naman po sa pangalan niya, ano po yung mga ginagawa? Lahat din. Tulad po na, mabigay po lahat yung bawa. Halimbawa, nagbubat tayo no, Anita, no? Nagbubat kami. Nag-aayos ng mga ano, walang mabigat. Kasi ano naman siya, kahit na nasanay kami. So ma'am, parang nagtuturo rin po kayo ng mga bata? Oo. Nag-teacher mo rin? Puro. Anong grade po? Grade 3. Ang hindi ko na magawa, dancing talaga with step. Yung mga wide step step. Yun ang hindi ko kaya, kasi with step sing. Pero yung mga kanta na pagpapit. May master lang ako. Ma'am, sa ano po, sa ano po yung masasabi nung nagagawa nung mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ano, walang karamdaman na tao? Yung tipong kayo lang po yung nakagawa. Kapala mukha ko. Ganun po. Nung malapit kasi ko sa ano, ako naiyak kasi nung ano ko, nung 9 grade 1, grade 2, grade 3, nakita ng teacher ko na meron akong ano eh, parang aloof ka sa tao. Sabi niya sa akin, ba't ka natatakot? Ayaw mo makisanay, gusto mo nag-isa ka. Sabi ko, naiyak ko eh, sabi ng teacher ko. Sabi niya, hindi kasi nililider-leader niya ako. Pero naiyak ko, sabi niya sa akin, di ka matatakot. Kasi mas magaling ka sa kanila. Kasi honor ako nung grade 1, grade 2 eh. Kaya lang nandun yung inferiority complex mo. So huwag kang mahihiya, sabi sa akin. Tapos yung teacher ko, train ako. Na-train, kaya turo ako eh. Si Ma'am Riuso, yung na naging model. Tinrain niya ako. Tapos, kasi pagkatapos niyan, nanay ko buo, kasi ang lakad ko noon, may tendency, hindi na ako makakano eh, maggumano ng husto yung pako. So, ma-apekto ko noon. Dinala ako sa Masonic Ward. Masonic, yung mga Mason, mga Mason. Tapos yun, yung kinuha nila ako, pinagamot nila ako for 6 months. Yung Mason ang nagpagamot sa akin, sa private room, pinu-opera nila ako. Para hindi ma-disparihado yung masyadong lakad ko. Tapos, meron akong session, after na operation, 6 months ako doon, may teacher ako. So yung pag-aaral ko, hindi na, ano, ang mga teacher ko, Australian, tsaka Canadian, foreigner. Kasi sila nag-dun sa akin eh. Tapos, doon ko na-develop yung mga psychological tests, psychiatrist tests. Kasi tatanggalin nila yung ano mo eh, yung hiya mo. So doon ko na, ano yung, hindi ma-develop. Yung mga test kami na hindi lang physical, emotional. So yun,
anim na buwan ko sa hospital na sa Mason, dito sa may tindor, Mary Johnson. Hindi ko lang alam kung meron pa sila na para sa mga makeup ang sabi. Nung na-develop. Kaya, nung tumagal-tagal, paglabas ko ng, paglabas ko ng hospital, hindi ako nahinto ng pag-aaral. Kasi, pagdating ko ng grade 3 ulit, kalahating taon, nagamit ko yun. Kasi meron akong mga teacher na nagtumulong sa diretso ang naging labaan ng pag-aaral. Pinapit ko. Kaya na paglabas ko, mas magaling ako. Kasi na-develop ko yung self-confidence ko. Nagdala ko yung self-confidence ko hanggang sa pagtanda ko. Kaya wala akong hirap. Kaya yung mga bagay na hindi kaya ng normal, mas nakakayanin mo. Kasi meron kang meron kang nawala eh. So kailangan i-ano mo sa iba. Ako hindi nahiya kahit makapag-usap ako kung ano ka ng tao. Kung nahiya. At sa mga politiko. Kasi nakikipunta ako sa mga politiko ngayon dahil yung sakit ng nanay ko. Punta ako kay Lynn, diretso. Punta ako kay Maseda sa mga senador. Dahil ako dumipunta. Humingi ako ng tulong. Or dialysis. Diretso ako. Nag-entertain ako. Binibigyan ako ng garanti na ito. Nawala yun. Nakaka-inspire po siya na ganyan yung friend ko. Yun po. Maraming salamat po. Food. What is go food, guys? Go food. Okay, give me some go food. Do you know the different food that is go food? Yes. What? Rice. Nice. Yes. Another. Yes. Cheese. Another. Soup. Porridge. Not soup. Porridge. Or lugaw. Another. Oh, yes. Butter. Another. Aside from that, meat is not the go food. It is a grow food. So, what makes a if we are going to eat raw food, what is going to happen to our body? We are going to be healthy and we are going to be strong because raw food gives us energy and it gives us what type of energy? It gives us the power to do our work. Do you understand, class? As energy, it gives us the power to do our work. So when we're going to eat gong food, it gives us the power to do our work every day, especially during breakfast. We are going to eat more gong food. Do you understand? Yes! Okay na. Tapos na interview natin. Grabe, galing ni Ma'am, no? Di siya nagpatalo sa hamon ng buhay. Sana, tularan din siya ng maraming Pilipino. Grabe, sobrang nakaka-inspire talaga yung ginawa niya. Dahil kahit may kapansanan siya, tuloy-tuloy pa rin siya sa hamon ng buhay. Saludo kami sa iyo, Ma'am.